Congressman Tevez, what will make you come home? Pag nakita ko, ma'am, na may fairness, may there is a sense of fairness, baka umuwi na ako, I might consider it. What will show me a sign of fairness? Ang dami nilang pinapareview na kaso na ang tagal na, di ba? Tanong ko ngayon, bakit hindi ni-review yung kaso sa anak ni Boying Rimulya? Na sandaling-sandali lang, wala man lang mag-shot, news blackout pa, sabay biglang napawalang sala. So, hindi ko nakikita yung fairness doon. That's unfair to the Filipino people. Para lang sa akin, ha? Sabay sa akin ngayon, guilty na ako sa public eye because of trial by publicity. So, katulad kahapon sa Senate hearing, no? Na nothing against Sen Bato, kaibigan ko naman, kilala ko naman yan, kaibigan ko yan. Akin lang, katulad kahapon, puro hearsay, pero binibigyan nila ng weight. In fact, ang nasaktan ako ng konti, dahil galing sa hearsay, may side comments tungkol sa akin. Katulad nung isa na sabi sa kanya yung lupa, ang dali lang sana nun, if I was the chairman, sabihin ko, oh, pakita mo yung titulo ng lupa mo. Di tapos na, di ba? Hindi na tayo tatagal sa hearsay. Meron pa silang pinakinggan na resource person na drug addict pa lang. Umami na drug addict. So anong kredibilidad ng resource person na yon? Another one, they're painting a picture which is, ay nasaktan ako dahil mahal na mahal ko yung Negros Oriental. They're painting a picture yung Negros Oriental, lawless, lahat kinakatakutan kami. Nakita naman ang mga senador yun nung nagkampanya sila noong 2019. Di ba? Ang sinasabi nila Fritz Diaz at Judge Timo, ang tagal na lawless yung Negros Oriental. Ngayon lang yan nagkaroon ng takot doon nung ang dami-daming military sa paligid. Wala namang ganun dati. Hindi naman ganyan yan eh. All right. Now, Congressman Tevez. Okay. Now, I'll catch on some points you've said. So clearly, number one is you're showing a lack of trust with the Justice Secretary. You've pointed that out, but that's a whole topic altogether. The case with his son. Yes. All right. Let's not discuss that now. But wait, let's move on to this first. Point ko lang. Sir, it's the third day of the Senate hearing, but the real issue against you, the real allegation, is you are tagged as the mastermind in the killing of Governor Roel Degamo. So I'm going to ask you certain points. And because I have you on the program, and because you say, you claim to be innocent, I've heard several press conferences that you've said, right? Let's talk about this. Your longtime bodyguard, Marvin Beranda, was already indicted over the killing of Degamo. Do you confirm that Marvin Miranda is first your bodyguard? Hindi na, ma'am. Matagal nang hindi. Eh, kailan pa papuno siya hindi bodyguard? Ang tagal na, ma'am. Ilang taon na. Sobrang tagal na. Give me a time Sobrang period. Na. What do you mean? Siguro may 5 years na rin siguro or 4 years. Sobrang tagal na. Sobrang tagal na. Because sobrang tagal na. Marvin Miranda. Sabi ganito, ma'am. Ha? Can I say something, ma'am? Go ahead. Simple lang kasi mag-akusa. 'Di ba sa batas, the burden of proof lies on the accuser. So, no, let's stick first, Congressman. Let's stick to something we can discuss because you have been having your press conferences. Let's talk about Marvin Miranda. How long has he been your bodyguard? He's not anymore my bodyguard. So you when say how did long he has stop been. Being your he bodyguard? He was my bodyguard before. Siguro, I would assume safely minimum 3 years nang wala. Okay. All right. 3 years nang wala. Now, mula yata 2019 wala na siya. Hindi ko na maalala. Pero wala na. Matagal na kasi. Sobrang tagal na. Okay. Now, according to the four suspects, you spoke to Marvin Miranda via video call, supposedly seen by four other suspects.
they tag you and they link you into the murder of Degamo. Were you in a video call with Miranda? When hindi. Did you matagal, last speak tagal with him? Siyang hindi nakausap. No, hindi ko na siya nakausap. Sobrang tagal na. Sobrang tagal na na hindi ko siya nakausap. At kung meron silang video, ilabas lang nila. Yan yung sinasabi ko. Ang dali mag-akusa, ilabas yung ebidensya nyo. Mm-mm. Kung ilabas nila yung ebidensya, may ebidensya ako, di yun. Di ba? Ganun lang kasimple yun eh. Kung may ebidensya ako, di ipakulong nila ako. Ang dali kasi ngayon, puro hearsay kasi puro sabi-sabi. Wala namang nilalabas na ebidensya. Kaya masyado nang kawawa ako at ang aking pamilya. Okay. Hindi dapat ganon. Walang trial by publicity. Now, Congressman, these are statements coming from the suspects. Right now, there are 10 in custody. Plus, you have Marvin Miranda, who I believe is with the NBI. So these are people that can actually tie you to the crime. Now, do you own a helicopter with a slogan, Tevez Cares? Do you have a helicopter with Tevez Cares? It's not my helicopter, it's a company helicopter, ma'am. Because Miranda claims that he used that helicopter to escape. I don't think Miranda claimed. Kung nag-claim si Miranda, pakita lang ng ano, pakita ng sworn statement na nag-claim siya. Okay. Nag-claim yung mga taga DOJ, pero hindi si Miranda. Wala akong alam na nag-claim si Miranda. Yan yung sinasabi ko. Ang dali magsabi-sabi. Dapat may ebidensya, dapat may sworn statement. Okay. At kung sino man yung apat na yan, wala akong kinalaman sa kanila. Mm-mm. To say because, point blank, ma'am, wala akong kinalaman sa kanila. Because Congressman Tevez, Congressman yes, Tevez, ma'am. Our colleague Mike Navalio has a copy of the DOJ resolution, and the DOJ resolution states there were two attempts on Governor Degamo's life. One using an RPG and another through a sniper during the Kasalang Bayan, in which Marvin Miranda claims that you allegedly called Miranda to ask, one, why didn't the attempts push through? And number two, Miranda allegedly used your chopper to buy RPGs in Mindanao. That is in the DOJ resolution. And Miranda is resolution stating this. Ma'am. But he is stating this. Ah, okay. Kung nag-state si Miranda, pakita ng sworn statement. Yan yung sinasabi ko. Sabi ng DOJ ganito. Sabi ni Janice ganito. Sabi ni Fritz ganito. Puro sabi-sabi. Dapat may sworn statement na nagsabi si Miranda na nag-usap kami. Mm-mm, mm-mm. Dapat may sworn statement or may picture at may record sa KAAP na ginamit yung helicopter sa ganitong biyahe. Ganun lang kasimple yun, ma'am eh. Di ba, nasupalpal nga sila dun sa Senado dahil sabi nung KAAP, sabi nila lumilipad yung helicopter. Eh, paano lumilipad yung helicopter na ginagawa? Mm-mm. Kung may lipad man yun, malamang test flight. Mm-mm. Minsan kasi yung mga hindi nakakaintindi ng okay. Mechanics ng flights, dakdak lang ng dakdak eh. Okay. Hindi now, dapat ganun. Dapat lahat evidence-based. Okay. No. Right now, so far, based on the DOJ resolution, so Miranda is indicted. He is not issuing statements. These are actually affidavits. Oh. Affidavits na po ito of the accused. Patingin ang affidavit. Kung may affidavit talaga si Miranda. Mm-mm. Puro sila sabi-sabi. Sabi ng DOJ, sabi ng DOJ. Ba't hindi nilabas ni Boying Remulla yung affidavit ni Miranda na ganun? Ganun lang kasimple yun. Sinisiraan nila ako sa publiko na wala namang ebidensya. Mm-hmm. Ako, never ako nagsasalita. Ma'am, matagal na tayo makakilala. But, you but know it's me. Not necessarily the affidavit of Miranda. It could be the affidavits. Remember that they have 10 suspects. Four have said they've seen you speaking with Miranda via video call. They've seen me. How can they see me na how can they see something na hindi nangyari? Andali kasi magturo eh. Lalo na yung tao na hindi sa kanya yung abogado, and lalo na under prejudice, andali pilitin nun magsabi ng whatever eh. Andali gumawa ng witness, in short.
Mm-mm. Alam ng buong publiko yon, alam ng buong Pilipinas yon. Ang dali gumawa ng witness. You know how it is. 'Di ba? Ang dali gumawa ng witness. Ebidensya lang tayo. Wala akong problema magpakulong basta may ebidensya, sa totoo lang. Okay. Now, pero ayoko naman makulong at mamatay na walang ebidensya. Wala akong kasalanan. Kung may kasalanan ako, well and good. Now, Congressman Tevez, you're an elected official. You're a lawmaker. Yes, you've taken an oath to uphold the Constitution. You're, frankly speaking, held to a higher standard compared to any ordinary Filipino. Ang ordinaryong Pilipino, walang kakayanan. Hindi pwedeng mag-abroad kung gusto nila. They cannot evade even questioning or summons or not even face authorities. At ito po kayo, isa po kayong kongresista, you should be setting, frankly, the example. Simple lang ito. Yes, ma'am. If you claim you are not guilty, you are not charged yet for this murder. You have the capacity. You have the wealth. You are hiring the best lawyers. Why don't you come home, show the Filipino people what it's like to really put yourselves under due process? Okay, ma'am. I'll answer your question, ma'am. Uulitin ko sa makailang beses, hindi ako umuwi dahil meron akong info na papatayin ako. Ngayon, kung ayaw nyo maniwala, January 11 pa lang, nag-presscon kami ni Attorney Topacio na nanawagan ako na i-raid yung bahay ko at tataniman. Nagkamali ba si Arnie? Hindi. Nangyari nga, ni-raid yung bahay ko at tinaniman ng granada at kung ano-anong mga baril. Ganun lang kasimple, ma'am. Bakit nga ako hindi uuwi? Gustong-gusto ko na umuwi. Kung hindi lang dahil sa banta ng buhay, wala akong iniiwasang batas. I'm not evading anything. Dahil wala naman akong kaso eh. Again, A1 information, i-raid bahay ko nangyari. A1 information, papatayin ako. Will I gamble my life? But Congressman, no less than President Marcos Jr., no less than Speaker Martin Romualdez, they have guaranteed your protection. Can anyone be more powerful than the president, that once the president says, I guarantee your protection, you believe you won't be protected? Okay. Thank you, Mr. President, for guaranteeing that. I respect the President. I respect Speaker Martin as my boss in Congress. Ang tanong ko lang, sinong magbabantay sa akin? Army? Police? Ibabalik ko, ilang army ang nagbantay kay Digamo? Ilang police ang nagbantay kay Digamo? Nasaan na siya ngayon? Yun lang naman eh. Walang problema sa assurance si Presidente. Okay yun. Salamat. Pero ang tinitingnan natin yung aktwal na pangyayari, sangdamakmak na ang sobrang dami, may detachment pa sa katabi ng bahay ni Digamo. Sana siya ngayon. Ganun lang kasimple, ma'am. Sana naman maintindihan nila. Sa katotohanan lang tayo eh. Hindi yung salita, hearsay, kahapon. Di ba? Sila Janice Digamo, inakusahan pa yung nation, yung press na nagpapabayad. Diyan natin makita kung nagkakaroon na tuloy ako ng hinala kung bakit namatay si Rex Cornelio. Di ba? Bayaran daw yung mga media. Nainis na nga yung National Press Club dahil sinabing bayaran daw yung mga media. Hindi naman dapat ganun. Again, kung sabi niya bayaran yung media, maglagay siya ng ebidensya. Hindi puro hearsay. Nasisira yung media dahil sa dakdak ng dakdak nila. But I want to go back. I want to go back first to what you said. You said something like, tignan nyo ang nangyari kay Digamo. So you're speaking, you're speaking as if, because right now you are tagged as the mastermind. So you're speaking as if, right now. As if what? As if you are really in shock with what has happened in Negros Oriental, right? So who do you suspect? Do you have a suspicion who's behind it? Okay, ganito na lang. Sana kasi pinasalita nila ako sa ano. Dito kasi malalabel ako eh. Dapat tingnan nila yung merong ano dyan eh. May angulo sa love triangle. Dati,
may pinatay, ako rin pinagbintangan. Ang alam ko, yung pinatay na yun, Shota yun ang isang may asawa eh. But now, what do you mean? Shota? Be specific. So, what is... Ano, hindi pwede ma'am, dahil malalabel nga ako eh. Okay. Dati may pinatay sa isang lugar dyan. Love triangle yun. Ganito na lang, tingnan nyo na lang yung itsura ng babae. Di ko sasabihin kung sino. Yung itsura niya sa lamay ng boyfriend niya kumpara sa itsura niya sa lamay ng asawa niya. Mas nalungkot pa siya dun sa pagkamatay ng boyfriend niya eh. And one week before that, they were very sweet in Boracay. Okay, sir, we cannot talk in riddles. Sir, we cannot talk in riddles. This is a news program. If you believe you have... All right, number one, sir, this is a news program, so you are tagged as the mastermind. You could be indicted for murder. So if you believe you want to prove your innocence, you have a suspicion on somebody else, who is it then? Let me finish, ha? Can I finish? But don't talk in riddles on the show. No, I'm not talking in riddles. I'm just talking, nagsasalita lang ako sa paraan na hindi ako pwedeng malibel. Kung pwede lang kasi, kung sa Senado ako pinasalita, merong privilege of na hindi ako malalibel, sasabihin ko lahat. Eh, hindi nila ako pinasalita eh. Kaya siguro natakot sila na magsalita ako doon. So, yung isang may asawa. Ganito, ma'am. Can I finish? Go ahead. Oh. Dapat tingnan nila yung anggulo ng asawa. Dapat tingnan nila yung anggulo ng pulis na hindi sumipot. Dapat tingnan nila yung anggulo ng military na hindi nag-react. 50 meters away, walang nag-react ng may putukan. Sabay si Arnie yung mastermind. Hello? Huwag naman sana ganun. Ganito kasi nangyari, ma'am eh. Nung may nangyari pa lang, inuna na nila yung suspect bago yung ebidensya. Kaya ngayon, nagkakandara pa sila, yung DOJ, na iakma yung ebidensya sa tinuro nilang suspect. Di ba baliktad? Una ka maghagilap ng ebidensya bago ka magturo. Isang araw pa lang, nagturo na sila ng mastermind. Hindi ganun yun eh. Okay. Hindi ganun yun. All right, ang bilis naman. Okay, so I'm catching certain things here. What you're saying is, you want them to look at personal angles. That's number one. Personal angles, number one, investigate on the policeman na hindi sumipot, yes, who was assigned, yes, to Degamo that day. Number two, the military man who did not react when the shooting was occurring. Not military man. The whole military within the vicinity of the area. So the military within the vicinity. Okay. Mm. So let's dig deeper. Do you have information that there is something personal against Degamo, one of these people? Kung makita mo yung video, wala namang resistance pagpasok ng mga tao. 'Di ba? Kung tao 'yun ang kalaban, dapat hindi pinapasok ng guwardiya. Pati nga yung aso, nagwagayway yung buntot. Alam mo yan, scientific yan, yung aso. Alam mo kung sa Amerika lang to na korte? Baka pinatawag yung aso, ti-check yung pagkakakilala ng aso sa mga tao. Okay. Talaga, scientifically, hindi yung kung ano lang yung ikikwento nila. All right, so Congressman Tevez, right now on Head Start, you're actually making reasonable points, not in terms of that argument, but in terms of why not look at other arguments? Why didn't you behave the way a lawmaker should? You should have shown up in Congress, reported to the speaker, right? Because as you claim, you're innocent. Showed up to the speaker, gone to work an innocent congressman would, and given this angle to the police, right? Why didn't you, sir? Pwede ko ulitin? Opo. Pwede ko ulitin? Ano bang mahirap intindihin sa papatayin ka? Ano bang mahirap intindihin doon? Naiiyak na ako. Ano bang mahirap intindihin sa papatayin ka? Okay, sir, ito na nga po tayo. Sino po ba ang pinaniniwalaan po ninyo na may plano sa buhay po ninyo? Sino po?
Even if you don't have to name names. Malalaibin kasi ako kung sasabihin ko dito eh. Opisyal ng gobyerno. Opisyal ng gobyerno. Sila. Mataas po bang opisyal? Dalawa po. Mataas na opisyal, ma'am. Nung nag-order siya directly, doon siya nagkamali. Alam okay. mo bakit? Nakalimutan nila na lahat naman ng tao may kilala kahit saan eh. Oh. So walang usok na natatago, naglilik yung ano ng impormasyon. Buti na lang talaga sa dinami-dami ng natulungan ko sa buhay na ito. Kahit anong gawin mo, yung natulungan mo lalo na pag natulungan mo na nasalba mo yung buhay nila, may malasakit talaga sa yon. Buti na lang talaga. No. May nagsabi, kung hindi, okay. patay na ako. Okay. Ang instruction niya, ma'am, i-raid yung bahay ko, taniman, sabay, may instruction pa latest. Huli ko nang nalaman na ang instruction pala, barilin ako diretso doon sa bahay ko, sabihin lang lumaban ako. Ma'am, hindi ako magsasabi ng ganito kung hindi totoo. Sa totoo lang, gusto ko lang umuwi. Kaya nga gusto ko makausap sana si Presidente dahil gusto ko lang umuwi. Di ba last time sa video ko, sabi ko, Mr. President, baka pwede ako tumawag sa telepono ni Boss Anton. I meant Boss Anton Lagdameo. Para makapag-usap kami ni Presidente sa telepono. Kailan lang kinausap ko si Raymond Ablan, pinsan ni Presidente. Kaibigan ko yon, business partner ko yon. Sabi ko, Boss Raymond, can you talk, tell your cousin if we can talk? Because gusto ko talaga umuwi, ma'am. I miss home. I miss home. I really miss home. I miss working. You know how I work in Congress. Ako, kahit nung pandemic, I was there physically. Ngayon pa kaya, hindi ako pupunta? I'm one of the most active congressmen. You know that. Ngayon, so, nasaktan ako, nasisira yung Negros Oriental dahil sa hearsay, pinapakinggan nila yung mga dakdak. Isa pa ha, ito lang sana maparating ko kay Bato. Di ba may rule sa Senado na 5 minutes ang resource person? Bakit naubos na ni Janice Digamo at ni Fritz Diaz yung oras ng Senado? Para pa silang kung mga senador kung magtanong, hindi resource person. I mean kung mag-act doon sa Senado. They're like senators. But Congressman, let's focus more on your issues. I think because you have the airtime, let's focus on you, right? Because yes, the Senate is ahead, really it's in aid of legislation. So let's focus Should on be. Your situation. Dalawang opisyal ng gobyerno, you said you had A1 yes. information yes. with plans yes. to kill you 2 officers. And itong dalawang opisyal na ito, ano po ba ito? Elected officials? Ito po ba ay may posisyon sa gobyerno or elected po ba ito? No, no, ma'am. Sorry, because if I say between elected and appointed, it might be libelous. Oh, might okay. be libelous eh. All I right. have to consult my lawyer. Pero ang totoong balak nila, matagal na pala ito nilang plano. Pero kaaway niyo po ba ito? Kaaway niyo sa politika, hindi. Sir? Hindi. Ang balak nila pala dahil sa Marisol ng mga kalaban ko sa politika at ito rin may kapartner din silang wedding lord, gusto nilang masolo yung negosyo ng Isabong. Yung dalawang akala official. Nila, oh, yung actually yung isa lang. Yung isa kasi doon may utang na loob sa isa. Kaya kailangan niyang sumabay. May utang na loob siya doon sa isa eh. So, kailangan niya sumabay sa gusto ng isa na partner ng wedding lord. Ngayon, di ba, nung nag-hearing pa sa Senado last Congress, nandun kami ni Boss Atom, di ba, sinabi ko na doon at sinabi ni Atom, wala na ako sa negosyo ng Isabong. Ngayon, itong mga opisyal na to, nagtayo sila ng negosyo sa Isabong, eh hindi naman nag-succeed. Ngayon, parang ako pa sinisisi nila na nag-ooperate ako. Kaya galit na galit sila sa akin. Okay. Now, ayaw nyo kasi banggitin itong dalawang official na to. And hindi kasi pwede. I understand. Kung itayin ako sa kung, if I'm invited in the Senate, I'll speak. Oo, I understand I you. I speak the same. I understand you, but clearly you have admitted on the show that at one point you did own an Isabong franchise
And right now, I believe there's a complaint against you in the lower house to expel you. Not me, ma'am. Oh, go on. Not me. I did not own an isabong franchise. Mm-mm. I knew the people who owned it dahil bawal naman ako mag-own dahil public official ako. Okay. Did you ever own an SDL? Totoo, sir, na ano? Congressman? Yung STL, hindi rin sa akin yon. Kilala ko yung may-ari, hindi sa akin. Hindi nga ako pwede dahil public official ako. So totoo yung isabong marunong ako niyan because I was one of the first who developed that. Yung how it is, no, the game. Pero dati naman, hanggang ngayon nga, I don't know if it's really illegal or what, dahil wala naman talagang batas sa isabong. But diba? You admitted at one point to actually operating an isabong. Before. Wala namang batas eh. Long time ago, yes. Okay. Long time ago. So you believe... We were testing the app. I mean, we were testing the anong tawag yan? The technology behind it. Okay. So you believe you did not violate Section 14 of Article 6 of the Constitution that actually prohibits members of Congress to directly or indirectly be interested financially in any contract or be involved in any business and more so gambling? What do you mean gambling? I mean, sir, inaakusahan kayo na may STL kayo. Hindi naman lahat ng isabong gambling, ma'am. Hindi lahat ng isabong gambling. Pag may pera, may gambling yun. Yung isabong na tokens, credits, hindi naman pera yun eh. So yung diba, isabong po ninyo, hindi gambling? Yung sinusubukan pa namin, hindi siya gambling dahil ano lang yun eh. Ano tawag dito? Yung credits lang. Di ba may mga laro ngayon na credits lang? All right. Okay. Paano nag-gambling kung credits lang? Okay. Now, moving forward. So moving forward, because that is pending in the lower house, you may be expelled, all right? So I wanted to ask you this. Expelled for what, ma'am? You may be expelled as a congressman, sir. I mean, that's what they're... For what? That's what they're filing for because they're saying that you owned a small town lottery at one point and you were a congressman at the same time. Then dapat mag-ano sila, simple lang yun eh. Nasa pieces o lahat naman ng record, di ba? Okay. Kung ako yung may-ari, din nandun yung pangalan ko, ganun lang kasimple. Kaya nga kami nag-away ni Sandra Campbell, ginigiit niya na ako yung may-ari. Sabi ko, Ma'am Sandra, ilabas yun lang yung pangalan ko sa papel. Tapos na, hindi na, yan yung sinasabi ko. Ang dali magdakdak, ang dali magbintang, ebidensya lang. Kung may papel na ako yung may-ari, di ako yung may-ari. Ganun lang kasimple sana yun. Okay. Ngayon kasi puro salita, walang ebidensya. All right. Okay, now, Congressman Tevez, we don't have enough time, but I wanted to ask you this. There are, I think, they're expecting more than 30 witnesses to attend the Senate hearing, and the overall theme, the overall energy of these witnesses is, we don't have to go in detail, but it's this. There was fear in the province with the Tevez's ruling. Kahit yung tosino business ng isang negosyante gusto ninyong agawin. Ang mga pagpatay sa probinsya, kapag takot ang tao dahil sa pamilya Tevez. So in Negros Oriental is the perception that your family behaved above the law. In fact, there's a video at the Senate hearing that you were at a party, I believe it was your birthday party, that the policemen were behaving in such a way that was even unbecoming of police officers, right? They were dancing, I think, in front of you, na parang kayo po ang boss nila. So, ang tanong hindi, go ahead, sir. Ang tanong dito kasi is, have you abused? You've acted in a way that has not served the province. Yes, can I answer? Go ahead, sir. Unang-una, kung kinakatakutan po ako,
hindi mag-aagawan yung mga tao magpa-picture sa akin kahit saan ako pumunta. Sa social media, ang dami kong followers. Kung totoong kinakatakutan yung kami sa probinsya, hindi kami mananalo sa eleksyon. Alam nyo ba, nung eleksyon, isang beses lang ako nagkampanya, nanalo pa rin ako. Okay. Isa pa, ito pa ma'am, can I finish? Sure. Yung overall picture, lahat nung nagsalita nun, yun yung mga tao na sinakay sa eroplano ng gobyerno sa request ni Janice Digamo. Lahat ng sinabi nila, may script, di ba? Lahat sila may binabasa. But that's a bit unfair. That's also a bit unfair, right? To assume that's all scripted, sir? No. Ibig ko sabihin scripted, pareho yung sinasabi nila. Tao nila lahat yun eh. Kahit 1,000 pa yun, tao nila lahat yun. Kung totoong may lawlessness sa ano, yung iba noong 2017 pa yung claim nila, dapat nakita na ng mga senador yun nung nagkampanya sila noong 2019. Umikot naman sila dun eh. Okay. Diba? Noong 2019 nandun sila. Ito pa ma'am. Again, ibalik natin, yung nagsabi, aagawin ko yung negosyo ng Tocino. Grabe siya naman. Negosyo ng Tocino. Magkano lang kita nun? Wala pa yata 1,000 isang araw. Palagay pa rin 10,000. May pera naman ako, ma'am. Hindi ko kailan ng Tocino business. At okay. Isa pa, ma'am, adik yung si Ong, yung nagsabi, di ba? Sabi nga, adik siya. Umamin siya sa yung nag-claim na aagawin ko yung Tocino business niya. He admitted to using shabu. Okay. So my last question, I just wanted to ask you this, is about your brother. Your brother, Henry Pride, is asking you to come home. But more than that, other than your home, they've actually found a cache of firearms, high-powered firearms in his home. And sabi nga ni DILG Secretary Abalos... In his home? In his sugar mill. I'm sorry. One of his properties. His properties or the company's properties? Okay, the company's Iba properties. Iba yung his, the company's, ma'am. Okay, go ahead, ma'am. All right, but DILG Secretary Benhur Abalos says it can't be planted. It was found like 8 feet underground. Kumbaga malalim talaga. Overall, ang tanong, we don't have to get into the details. Why do you and even your brother, why would you have these much arms? Bakit ako? Sa bahay po ninyo, may natagpuan din. May raid po sa bahay ninyo na may natagpuan din. Yeah, diba? Sinabi ko na January 11 pa lang, i-raid yung bahay ko at tataniman. Ginawa nga nila. Yun yung nahanap sa bahay ko. Tinanim nila yung ebidensya. So what about your brothers? What do you make of that? I cannot speak for my brother, ma'am. Just like my brother said, he cannot speak for me. I don't want to speak for my brother. Okay. Unfair naman sa kanya ako magsalita. Now, Congressman, just like my brother respected me by saying he cannot speak for me. Congressman, have you spoken to your sons? Because I know that there's a criminal case against your two sons. Am I correct? Kawawa nga yung mga anak ko, dinamay pa nila. Ang bait, mekaniko lang yung isa nun. Yung isa kong anak, mekaniko lang po yun. Nakausap niyo na po ba yun, mga anak po ninyo? Of course. Pero nakakaawa yung anak ko, mekaniko lang yun. May anak pang maliit. Walang pinalaman sa kung ano yun. Mekaniko lang talaga yun. Kahit tingnan niyo yung ano niya, yung social media niya, it's all makina, motor, kotse. Ayaw nga yung mama ng bata na yun, dahil gusto nilang mag-mekaniko eh. So ito, Congressman Tevez, because I do hope that we can speak again on Head Start. Yes, ma'am. Tawagin lang ako, ma'am. But I think the last question I have for you today, because this is ongoing, is if you believe there's no fairness, if that's what you believe, simply lang... Makikita nyo naman, ma'am. Hindi lang, I believe. Makikita nyo naman. De, ang tanong ko lang ito eh. Kakayanin niyo po bang magtago at hindi umuwi? Can you sustain this? Mahirap rin po ito, sir. Ma'am. Magastos rin. Alangan naman po habang buhay niyo po itong gawin. Ma'am, kung kailangan ko magtiis para lang mabuhay, hindi ko ipagpapalit yung buhay ko para lang sa ibang tao. Pwede ko ipagpalit yung buhay ko para sa bayan at para sa pamilya ko at para sa constituents ko. Pero hindi ko pwede ipagpalit yung buhay ko para lamang sa kasikatan at sa bulsa
ng ibang taong may masasamang balak. So isang malinaw dito, sir, ayaw niyong makulong. It's not makulong, it's mamatay. Pag nasa kulungan ka na, andali ka ng patayin. Pausukan ka lang, patay ka na. Ang dami in the history sa Pilipinas na matay sa kulungan. Alam natin yung katotohanan. Hindi, kilala nyo na ako. I don't speak, hindi ako nagdadrama, hindi ako nagmamarites, hindi ako nagmamarisol. Ano lang ako, kung ano yung totoo. Ma'am, we've known each other. You know how I speak. You know how I am. You know how I am. I'm always very... Totoo, medyo sometimes bugoy ako. Sometimes I can be... Minsan nagiging arrogante ako. Minsan, totoo naman yun, inaamin ko. Pero whatever it is, parati akong makatulong. Kaya again, mananawagan ako sa Senado. Sana i-filter nila lahat ng kinuha nilang impormasyon. At huwag sana mag-side comment based on that hearsay. Ang dami kasing hearsay, hingay ng ebidensya. Di ba, pinasworn statement nila. Nag-swear in sila. Pero ang dami pa rin nagsisinungaling doon. And I can point the sinungalings one by one because I took note of all or most of them. All right. Doon lang sana tayo sa katotohanan. Thank you, ma'am, ha. All right. On that note, Congressman Arnie Teves, thank you so much for joining me today. And I do hope, sir, to have you again soon. Tawag lang kayo, ma'am. Siguro po, sir, we have Senator Ronald Bato de la Rosa. After the break, baka po pwede niyo po siyang mapanood. Sige, hindi ko to, if we can even communicate here, okay ako. Let me ask him kung papayag po siya. Sige po, if you can hold your line. Kaman hindi siya papayag. Sige, tatanungin po namin. All right, because this is just for our viewers, this was not planned, but let's see.